isa sa mga pinakamahirap na desisyon ay kung anong pipiliin mong first ever car. Pero ako ang tatanungin na may re-recommend ko dapat matibay, matipid sa gas para di kayo ma-overwhelm sa fuel consumption. At the same time, kayang-kayang pumunta kahit saan mo dalhin o kahit lubak-lubak yung kalsada. At sa lahat na nabanggit ko ay pwedeng-pwede nyo na isama sa listahan ang bagong 2023 Toyota Race Turbo. Tingnan natin yung kanyang specs and features ngayong araw. Tara! Pagdating sa looks niya, this is, pag nakita niyo siya sa personal, para siyang pinaghalong Fortuner at saka yung Wigo. Pag pinagsama mo, ito yung kinalabasan. Medyo mataas din siya and meron tayo ditong parang diamond shaped grills and combination siya ng black and white. May parang bigote pa nga siya dito. And of course, yung ating napakagandang Toyota badge sa gitna. And dahil patak Toyota nga, maasahan natin na matibay. At madami ding parts and accessories na available, of course. Ang kulay nito ay tinatawag na White Pearl SE Special Edition. And to be specific, sa turbo variant lang may white color. Pero kung hindi naman malakas ang loob mo magkulay puting sasakyan, eh meron ka pang ibang color variants sa options kagaya ng turquoise mica metallic black and pwede mo din siyang ipa-black top kung gusto mo ng ganong style. Meron siyang additional na I think nasa around 10,000 pesos kung gusto mo yung black top na edition. Meron pa isang kulay which is yung yellow. Meron din tayong daytime running light dito and of course LED na kanyang mga ilaw. Merong fog lamps na bulb type and of course sensor. Kaya kahit may tumatabi lang sa'yo or nag-overtake, ganun ka-active yung sensors niya. Tutunog at tutunog doon sa loob ng sasakyan. So very safe para sa mga newbies. Magaling naman sa side profile lenses kung makikita nyo. Kapag stand alone lang siya at walang katabing ibang masasakyan, eh medyo malaki na rin siya tignan. Syempre kung itatabi mo na siya sa mga Fortuner, sa mga Innova, yung mga kapatid niya na mas malalaking variant, ay doon mo makikita yung size difference. Pero dahil nga itong kulay puti, light color, ay nagmumukha pa siyang mas malaki. For the door handles, meron tayo ditong chrome. Shark fin na rin yung antenna niya. And of course, may repeaters din tayo sa side mirrors and 17 inches yung wheels niya. Doon sa mga mas mababang variants niya ay 16 inches lang yung wheels. Iba rin yung wheels nitong turbo variant, mas stylish na siya. Parang two-toned, may Toyota badge din tayo sa gitna ng wheels and of course, disc brakes sa unahan, drum brakes sa likuran. Of course, with ABS na rin siya. Alloy na rin po yung kanyang wheels. Gasoline type nga pala ito, this is. Mukha lang siyang diesel pero gasoline type siya. And of course, dito niyo rin makikita yung kanyang fuel tank which is 36 liters in capacity. At sa mga magtatanong naman ng fuel consumption, meron itong 23 kilometers per liter sa high way habang 10 kilometers per liter naman sa city driving. And of course, meron talagang indicator kung turbo variant yung inyong in-avail. Ayan o, nakalagay dito, turbo. Meron siyang embossed na emblem. Sa pagkataas din ng kanyang ground clearance, kaya kung medyo maligaw kayo sa mga lubak-lubak or uneven pavements, ay hindi kayo makangamba na baka sumayad yung ilalim ninyo, lalong-lalo na sa mga higanting humps. To be exact, meron siyang 200 millimeters na ground clearance. Pagdating naman sa likuran bagay niya, Nelisys, makikita natin meron tayo ditong wipers and of course, may stop lamp tayo sa taas. Very appealing din sa akin yung kanyang pinaka-tail light. Meron siyang character on its own. Bulb type tayo pagdating sa mga turn signals and even dun sa pinaka-tail light niya. And of course, meron din siyang ilaw dito na parang yung daytime running light sa unahan. This one is color red naman siya. We also have our Toyota badge here. Tapos yung black trims niya dito ay glossy. While here, sa medyo ibaba ay matte naman. Meron din tayong race na emblem dito. And of course, may sensor. Tapos black trims na rin yung sa kanyang pinaka-ilalim. Buksan naman natin para makita nyo yung storage. Manual tailgate pa po siya. Yan, medyo mabigat ng konti. Pwede mo siyang lagyan ng takip dito para hindi nila masilip po anong laman ng inyong nasa compartment. Pero pwede naman itong tanggalin. May assist light din tayo dito para makita mo yung mga inaasikaso mong gamit kapag gabi. And of course, may spare tire tayo dito sa ilalim. Pwede mo pa itong luwagan. Pwede mo siyang ilipat sa ibaba. Yan. So, mas malaki na yung pwede nyo ilagay dito kapag binabaan nyo siya. So, meron siyang cargo space capacity na 369 liters. And of course, kung maglilipat bahay ka or madami kang dadalhin, let's say may negosyo ka, ay pwede mo pang i-fold itong mga seats. So, mas madami ka nang mailalagay ngayon dito. Kasyang-kasya. Gusto-gusto ito pang family and sa mga nagkakarga lagi ng madami. Pag nag-camping kayo, pwede kang matulog sa loob. So, meron pa dito yung spare space na pwede nyo lagyan ng mga kung ano-ano ninyo. Let's say, gusto mo maglagay ng extra tools, pwede din dito. And ayan, nakakabit naman din siya ulit. So, dumako naman tayo sa kanyang passenger seat na this is. Dito sa inyong mga passenger, napaka-spacious niya. So, 5-seater naman ito kaya kasyang-kasya dito yung tatlo. Para naman sa mga nasa gitna, medyo maliit lang yung kanyang center tunnel dito. Kaya kahit merong upo sa gitna ay hindi naman parang sabit lang. No? Very comfortable pa rin naman yung kanyang magiging upo dito. For the material naman ng seat, meron tayo dito leather and fabric material naman dito sa gitna. Maganda sa kanya, may design siya, na-design sa'yo. No? So nakakapagpaad sa style ng pinaka-seat. And may stitches din of course for the premium quality. May accent din siya dito na parang gray sa gitna.
may seatbelt for all the passengers, tatlo. Meron din hawakan, of course, sa magkabilang side. Actually, apat hanggang driver meron. At kakulay siya ng pinaka-roof neto, which is color gray dito sa loob. Wala siyang center armrest. And for the cup holders, actually, nandun siya sa mga pintuan niya. Meron namang mga bottle holders. Regular size bottle ay kasyang-kasya naman po. Speakers din tayo sa magkabilang pintuan. Meron ditong abang na parang pwedeng magkaroon ng charging port. Pero I think yung variant dito sa Pilipinas ay wala. Kahit ito na yung pinaka-top variant ng Raze, wala tayong charging port at wala rin tayong aircon vents dito. Pero malakas naman yung aircon niya, kaya okay pa rin. Dito lang sa gitna ay meron tayong ilaw. And that's it for the passenger seat. Very spacious and sobrang comfortable. Tingnan naman natin sa driver seat. Tara! Pagdating dito sa driver seat, it says meron tayong two-tone exterior. We still have our fabric plus synthetic leather seats. Maganda sa kanya, meron din siyang ditong napaka-modern looking na 9-inch audio display with Apple CarPlay and Android Auto na rin ang isang to. Sobrang luxurious niyang tingnan na, it says, kasi ganito na yung style ng mga modern na sasakyan ngayon. Parang may tablet siya sa gitna na ganyan. Habang yung inyong namang pinaka-meter panel dito ay 7-inch multi-information display. Fully digital na rin siya. Makikita nyo dito yung inyong speedometer sa kanan. May orasan, kung mode. Currently, naka-park tayo ngayon. And of course, yung outside temperature, makikita nyo din. And total odometer. May paddle shifters na rin pala ang sasakyan na to. And of course, naka-leather steering wheel din tayo. Ayan, may stitches po. Kaya napakasarap ng hawakan. We have our Toyota badge here sa gitna. And the configurations para sa ating infotainment system. So you can answer your calls here. And yung mode, pwede mo i-activate yung turbo with SRS airbags na rin siya. Ayan. And yung busina na ganito yung tunog. Ang nakakatuwa pa sa kanya, netizens, na isa sa mga napansin ko, para siyang aeroplano. Dito mo makikita kung naka-engage ba yung mga seatbelt ng driver, ng passenger, pati na rin yung mga nasa likuran. So, kapag umaandar na siya, doon mo makikita na kulay green siya or naka-seatbelt. Of course, meron din tayong mga ilaw dito. Yan, bulb type pa yung kanyang mga ilaw. Pwede mo siyang i-automatic na kapag binuksan yung door, bubukas. And pwede mo namang i-off. Tapos, meron din tayo dito mga vanity mirrors, kabilaan. Wala pa siyang lampshade sa vanity mirrors niya, pero kakulay din siya nung pinaka ceiling natin. Dito naman sa kanyang interior na sense hard touches pa tong mga to, more on the durable side. And napansin ko rin pala yun, since napindot ko yung wiper niya, napakasmooth ng wiper niya. Hindi siya ganun kadiin. Ayan. Kaya naman, kahit pa paano, iwas gas-gas. Lalo-lalo na kumali kabok tapos inopen niya yung wiper. Aftermarket na tong nakikita niyo na dashcam dito. Hindi siya built-in dyan. Pero meron siyang rear camera. At saka blind spot monitor. Pati na rin rear cross traffic alert. May back monitor with guideline, clearance, and back sonar. And of course, syempre naka-smart Smart entry push start system na rin po tayo. Kapag ka pinindot mo siya, di mo na kailangan i-hold. Isang pindot lang, i-start na siya. And of course, syempre, nasa brake dapat yung ating isang paa. Naka-auto climate na rin po tayo pagdating sa kanyang air condition. Pagdating naman sa mga buttons, very easy to configure kasi super straight to the point. Mayroon tayong temperature dito na knobs. Tapos, dito naman para sa level ng fan. Tapos, may rear defogger din. Yun, yung auto climate. And pwede mo rin i-off yung aircon, of course. Meron tayong nilagyan na nandito ng phone. Wala pa siyang wireless charging, pero of course dalawa naman yung ating pinakasakit dito. USB ready na po yung kanyang mga charger. Meron din siyang cigarette lighter. Pwede mo rin siyang bilhan na adapter para makapag-charge ka ng extra dito sa kanyang cigarette lighter. And of course wired din po yung kanyang pinaka Apple CarPlay. Conventional din of course yung ating handbrake. Also straight din and easy to understand. Meron lang tayong park, reverse, neutral at saka drive. Na pwede mo din siyang parang manual mode dito sa drive mode niya. May plus and minus din siya dito. Eh maganda to. May paddle shifters pa. So, multifunction na siya. May center armrest siya dito sa driver. And meron din pong cubby holds. Ayan. So, kasya na dito mga shades, coins, at iba pang mga gamit ninyo. For the papers, pwede nyo rin po siya ilagay dito. Ayan. Mga papeles ninyo. Medyo spacious din siya. On either doors, meron din po tayong bottle holders. I think dalawa yung bottle holders niya. May konting puwang dito. Parang pen holder siya. Pero pwede nyo rin siyang paglagyan ng susi o kaya naman ng smart device. Pwede din po sa magkabilang gilid. For the aircons, meron tayo ditong aircon para sa driver, sa passenger. And ang maganda sa kanya, dun sa aircon dito, pwede mo mapanatiling malamig ang inyong mga inumin dahil meron siyang cup holder. Ayan. Diyan mo ilalagay ngayon yung inumin mo. For the driver, meron din. Sa pindutan naman dito, meron traction control. And then, may park assist dito. Tapos, yung ating configuration para sa mga bintana. Pwede mo ilock ang bintana mo. Driver lang yung automatic yung window. The rest is still traditional. And then left or right,
light, pwede mong i-adjust yung inyong mga side mirrors. Ang maganda pa dyan, Eddie says, dito sa ilalim ng driver seat ay meron din siyang stock na mga tools na. Meron na po siyang libreng tools. Yung naman nakikita ninyo na pinakasapin sa ating paahan ay free na yan dun sa mismong kasa nung binili. For the seat naman, adjustment niya, manual. Hindi pa siya naka-power seats. Na-adjust yung height. Decline, yeah, pwede ka matulog. Pwede mo ding i-incline. Atras, pwede mo i-abante. Wala lang siyang pinaka parang rest dun sa ating paahan dito. Pero sobrang spacious naman kaya hindi mo siya masyado mapapansin. Automatic naman siya kaya 2 pedals lang siya. And wala rin siyang mga metal pedals, no, dun sa pinakatapakan. Hindi, parang leather wrap din yung inyong pinaka-cambio dito. Ayan, and meron pa pala. Pwede mo maglagay ng candy dito sa gitna. Pwede din susi. Kasha pa. And ang pinaka medyo social sa kanya, Nelisens, kapag kagabi, meron siyang foot lamp. Para kung may nalaglag ka doon, makita mo. Hindi mo na kailangan mag-flashlight. Small details, pero super useful. And wala din siyang sun visors dito, by the way. Pero straight to the point, and yung pinaka-interior niya, in my opinion, is more on the durable side. Super comfortable na rin kasi nag-incorporate sila ng fabric material sa gitna, lalo na kayo na tag-init. Yung leather kasi medyo mabilis mag-init. So pag inupuan mo, nakapasok. So itong isang to, napakaganda na combination ng fabric at ng leather. Yung sinasabi ko, Nelisens, one push lang siya. Yun, bukas na agad. Tingnan nyo kung gaano ka-social yung welcome niya. Infotainment, ang ganda oh. Pati dito. Sobrang ganda ng kanyang pinaka-meter panel. May accent din pala siya, Dennis, sa parang silver dito. Ang ganda oh. Ayan, kung makikita niyo naka-connect na yung ating Apple CarPlay. Kaya pwede nyo nang buksan yung Spotify. Pwede na kayo magpatugtog. The quality of the speaker is very decent din. So, pwede na kung magtuturopa kayo. Napakaganda na rin ng kanyang sound quality. Tapos, pwede mo rin baguhin yung style nito. Super easy naman niyang maintindihan. Display and brightness. Pwede mo taasan. Tapos, back tayo. Design. Ito yung gusto ko ipakita. So, may display one. Ayan yung nakikita nyo na parang paikot siya dun. Na hugis sinulid. Pwede din gantong style. Which is, ito yung medyo natripan ko eh. Para siyang old school. Ayan. Pwede din ganito. Ayan. Mas classic. Ito pala. Oh, mas premium yung datingan. Tapos, display settings. Eco indicator. Para makita ninyo kung matipid pa ba kayo sa gas mag-rev. Pwede mo din i-on yung inyong fuel reset after refuel. Marireset yon kapag nagpa-gas kayo ulit. Ito yung turn signal pala. Ito yung pinaka-medyo nagustuhan ko kasi isa lang ang tunog ng turn signal pero ito pwede ka mamili. Ayan, pwedeng ganyan tunog. Pwedeng ganon, yung parang classic. Ito, medyo modern na itong tunog na to. Pwede mo i-adjust yung mga volume, BSM buzzer volume, RCTA volume, pwede mo siyang i-adjust dyan. Notification day settings naman, pwede kang maglagay. Halimbawa, let's say anniversary nyo ng girlfriend mo, pwede mo siyang i-remind dyan sa notification day settings. So, doon, dami mong pwede i-configure dito sa kanyang pinaka-TFT display. Tapos pag pinatay mo siya, may reminder siya dito, remember to take your phone with you. Kung mas matipid ka ba, mabilis ka ba magpatakbo, so may score ka doon. So, yun yung isa sa mga medyo fun sa kanya. Silipin naman natin yung ibubuga ng kanyang makina. Una ko napansin nung pinap ko yung hood niya na this is dire-diretso siya hanggang doon sa ibaba. Wala siyang pinaka parang harak. I think dahil dito sa turbo engine na nilabas natin sa Pilipinas para mas makasingaw siya. Pero yung ibang owners nito ay nilalagay nila ng harak doon para mas safe of course. Under the hood what we have here is a turbocharged engine na merong 3-cylinder inline and 12 valves dual overhead cam with VVT-i engine. It can produce a maximum output of 98 PS at 6,000 RPM at meron naman tayong maximum torque na 140 Nm at 2,400 to 4,000 RPM kapag ka naka-engage yung kanyang pinaka-turbo. 1 liter turbo gasoline type yung kanyang engine and CVT na rin po siya kaya smooth yung engine and matipid po sa gasolina. Sa pasa natutuwa ko sa kanyang Nelisens, once na malapit yung susi or let's say nasa bulsa ko lang, lumapit ako, one touch lang, kahit dito lang, ayan o, ma-unlock na siya at makakapasok ka na. Ganun din sa pag-lock, lagay mo lang din dito yung thumb mo or any finger, pwede na dyan. And of course, just in case lang na gusto mong susian, ay pwede din dito. Ngayon, pagdating naman sa driving experience, yung tinest drive ko siya, actually, gabi ko siya tinest drive. Sa aking observation, ang pinaka nagustuhan ko sa kanya ay mataas siya compared sa mga sedan. Mas mataas siya, kaya kitang-kita mo yung mga gutter. Mas meron kang confidence dahil meron na din siya parang pride of ownership. Hindi siya sobrang taas kagaya ng mga SUV na mga kuya niya. Pero mataas na rin yung pakaramdam habang minamaneho siya dahil crossover nga siya. So the steering wheel naman, somehow, konti lang naman yung parang
parang delay na nakuha ko. Or siguro yung point comparison ko din kasi is sedan, mas agile or aggressive pagdating sa mga take ng corners. This one, meron lang siyang tamang blend. Nakabisado ng katawan mo ay kaya-kaya mo na rin mag-take ng more aggressive pagdating sa mga corners. For the suspension naman, more on the stiff side yung naramdaman ko dito. Pero mukhang durable naman kasi ganoon naman talaga yung tatak ng mga Toyota. Medyo matagtag lang ng onte pero alam mo na matibay. Pero dahil medyo mataas nga yung sasakyan na ito and meron 17-inch wheels, nakakatulong din siya para pagka, halimbawa, dumaan ka sa humps, hindi masyado ramdam. So, nagiging maganda rin yung feedback niya when it comes to mga pagdaan natin sa malulubak at saka sa mga humps. Apat kami nasakay at tinestrive ko siya papanik sa Cavite. Hindi ko naman naramdaman na nahirapan siya. Super smooth lang and nag-activate din agad yung turbo. So, nakatulong na goods na turbo yung kinuha na variant din ng ating kaibigan dahil talaga napapakinabangan, lalo-lalo na sa mga magtatanong kung kaya bang iakyat to ng Baguio. Kayang-kaya po, napakalakas ng engine niya. Ang SRP po neto ngayon ay tumataging tingna, 1,051,000 pesos. Para sa inyo netizen, sulit ba ang Toyota Race Turbo? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pa ibang mga sasakyan o motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Ne Adriano. Always keep it cool and ride safe all week. Bye-bye.